Motorola Moto G31. Para sa akin guys, etong phone na to ay isa sa mga pinakasulit na phones below 10,000 pesos this 2022. Why? Well guys, meron na siyang 6.4-inch OLED display, 50MP main camera, MediaTek Helio G85 na processor, 5,000mAh na battery, and even with all of the features, ang price lamang ng phone to ay 8,995. Kaya naman guys, if you're interested o di kayo naman nag-iisip ka para mabili ng phone to, well definitely finish this video dahil magkakaroon tayo ng quick unboxing and full review with in-depth gaming test and also in-depth camera test. Kaya naman hindi na natin patatagalin at simulan na natin in 3, 2, 1. Let's go! Guys, I'm JP and this is JTN TV. Now guys, puntahan naman natin ang box dito ng phone to. So kung makikita natin guys, hindi talaga pantay yung pagkaka-close ng kanyang box. So parang na-short ata sa budget tong Motorola. What? Makikita natin dito sa kanyang mga sides guys na meron siyang Dolby Atmos. Sound test natin yan maya-maya lamang. Ngayon naman guys, buksan naman natin ang kanyang box. Ayun. Yun talaga siguro yung purpose ng pagkakashort ng kanyang box. Mas madaling buksan and also parang mas smooth yung pagbukas. So eto na nga guys, ang unang bubungad sa atin dito ay si Motorola Moto G31 na nakalagay na sa kanyang case. So in that way ay nakasave sila ng space. Ayun! O diba? Ang ganda! So pag-uusapan natin yan in a while. So pagkatapos naman yan, nandito ang kanyang mini box. Sa loob ng kanyang mini box, nandito ang kanyang paperworks and also ang kanyang SIM ejector. Na pagkatapos naman niya, nandito sa ibaba ang kanyang Type-C cable, 10 watts adapter, and lastly ang kanyang earphones. So para sa akin guys, napaka worth it ng pag-unbox dito sa phone ito dahil nga maraming laman. Kompleto Ricardo's talaga siya dahil nga meron siyang earphones, hindi katulad ng mga ibang budget phones na wala pang mga earphones na free. So para sa akin, it's a plus. So eto na nga guys, si Motorola Moto G31. So etong phone ito ay merong kulay na meteorite gray. So wala ka ng ibang choice, yun lang. So kung hindi mo trip ang kanyang kulay, well definitely bumili ka na lang ng case na nasa kulay na gusto mo. Na kung makikita natin ang kanyang likod guys, meron siyang pattern back. Napakalakas ng grip dito sa inyong mga kamay, that is why hindi mo talaga basta-basta mahulog ang phone ito. Na meron siyang matte finish, that is why hindi masyadong dumidikit yung mga fingerprints and smudges dito sa phone ito. Kung makikita natin dito sa kanyang likod guys, medyo unique ang kanyang fingerprint scanner. Well dahil meron itong logo. So minsan ka lang talaga makakita ng isang fingerprint scanner na nilagyan ng logo. Pero for me, ay downside pa rin ito dahil nga nasa likod pa rin siya. Mas maganda sana kung logo na lang talaga to, tapos yung fingerprint scanner ay nasa side na. Diba? Mas maganda yun. Dito naman sa kanyang camera module guys, meron tayong 3 cameras alongside with its dual LED flash, which is pag-uusapan natin maya-maya lamang. Now magpunta naman tayo dito sa kanyang mga sides. Dito sa baba, makikita natin ang kanyang microphone, Type-C port, and lastly ang kanyang speaker grills. Sa right side naman, nandito ang kanyang Google Assistant button, volume rockers, and also ang kanyang power button. Now dito naman sa left side, nandito ang kanyang SIM card tray. Ito ay meron lamang dalawang slots. Mamimili ka lang kung dalawang SIM card o di kaya naman isang SIM card at isang SD card. Now dito naman sa top, nandito ang kanyang secondary microphone and also ang kanyang 3.5mm port. Now it's time para marinig ninyo ang kanyang speaker. Dahil nga itong port ay supported na ng Dolby Atmos, which is para sa akin guys ay kapag nakarinig ka nun, it means na maganda ang kanyang speaker or maganda ang sound na nilalabas nito. That is why in this time, pakinggan nito. I don't wanna lie to you. Let me play some town now. Ooh, beating all the dark thoughts. Why? I don't wanna vibe with you. I don't wanna lie to you. Let me play some town now. Ooh, beating all the dark thoughts. Why? I don't wanna vibe with you. Ngayon naman guys, dito naman tayo sa isa sa mga pinagmamalaki ng Motorola. Ang kanyang display. So, etong phone ito guys ay meron ng 6.4-inch OLED display with 1080p Full HD Plus resolution and lastly, 700 nits pagdating sa kanyang brightness. Now, for me, napakaganda talaga ng kanyang display in person. Now, dito sa kanyang display settings, pwede natin palitan ang kanyang colors. Pwede natin gawing natural, saturated, o di kaya man pwede natin i-customize ang kanyang color temperature. So, para sa akin, meron ka talagang control pagdating sa kanyang display. Now, ang phone ito guys ay meron lamang 60Hz refresh rate. Para sa akin, kapag nag-e-scroll ka dito sa kanyang homepage, Facebook, or YouTube,
ay saktuhan lang. Hindi siya masyadong smooth at mabilis. Pero as you can see here, malayong malayo talaga ang pinagkaiba ng OLED compared sa IPS LCD. That is why guys, if you are a fan of watching movies or videos, well definitely recommended ko si Motorola Moto G31. Dahil nga napakaganda talaga ng kanyang display, I would say na it's one of the best phones na aking na-review. Dahil nga kadalasan sa mga phones na aking nare-review ay mga IPS LCD lamang. So napaka-rare lang talaga na maging sulit ang phone na merong OLED display. Pero yun na nga, nandito na siya sa Moto G31. That is why napahanga talaga ako dito. For me, Motorola has done a very good job pagdating dito sa kanyang display. Now magpunta naman tayo dito sa kanyang processor. So uunahan ko lang kayo guys, this phone is not advertised for gaming. That is why huwag tayong mag-expect ng masyado dito sa phone na to. So ito ay merong MediaTek Helio G85 with octa-core CPU up to 2GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Also, ito ay meron ng Android 11 at nagra-run siya ng stock Android. So kung makikita ninyo guys, napaka-stock Android talaga ng kanyang OS. That is why para sa akin ay napaka-clean and also mabilis din ang kanyang mga transition kapag isa-swipe natin siya dito. Now dito naman tayo guys sa pinaka-aabangan ninyo, which is ang gaming test. So dito guys, uunahin muna natin si Mobile Legends. Sa Mobile Legends, aabot na siya ng high graphics with higher refresh rate. Now para sa akin guys, as you can see, smooth naman ang galawan ng phone to pagdating sa Mobile Legends. Hindi ako nagkaroon ng lags and frame drops dito sa phone to while playing Mobile Legends. And also, the thing that I would say talaga dito guys is maganda talaga ang kanyang graphics. Even though high lang. Dahil nga napakaganda talaga ng kanyang display, napaka-sharp and also napaka-bright. That is why ma-enjoy mo talaga ang paglaro mo ng Mobile Legends dito sa phone to. Now magpunta naman tayo dito sa kanyang problema. So meron lamang siyang heating problem dito sa Mobile Legends. So siguro naman halos lahat ng mga phones below 10,000 pesos ay merong ganong problema. So ang sinasabi ko lang is hindi na bago yan. So kapag ikaw ay nagpaplano na bumili ng phone to para mag Mobile Legends, well definitely i-recommend ko sa inyo na maglaro sa harap ng electric fan o di kaya magstay na lang kaya sa malalamig na lugar. Katulad na lamang ng mga room na merong aircon. Now siyempre kapag wala kayong aircon, well definitely huwag kayong pumasok sa ibang bahay, no? Dahil nga masama yun. So overall guys, para sa akin, okay na ang phone to pagdating sa Mobile Legends. Ngayon naman, dito naman tayo sa Call of Duty. So sa Call of Duty guys, meron naman siyang medium graphics with high frame rate. Now kung makikita ninyo dito, napakaganda pa rin talaga ng kanyang graphics dahil lang maganda talaga ang kanyang display. Napaka-sharp and also napaka-bright pa din pagdating dito. Okay na okay yung mga tao, okay na okay yung mga building, and also klarong-klaro mo talaga kung saan ang mga kalaban. So napaka-advantage talaga na magkaroon ng isang magandang display sa isang smartphone. Okay na okay ang aking paglaro ng Call of Duty dito sa phone na to. Nakakapatay ako ng mga kalaban and hindi rin siya naglalag and nagkakaroon ng frame drops dito sa settings ito. So para sa akin guys, saktong-sakto lang talaga ito dahil nga meron lamang siyang MediaTek Helio G85. So para sa akin, hindi na yun bago dahil nga yun naman talaga yung processor ng mga phones na nasa ganitong price. Pero yun na nga, okay na mag-Call of Duty dito sa phone na to, except na lang sa kanyang problem again na heating up. So for my experience, kapag tumagal ka sa paglalaro dito sa Call of Duty ay iinit talaga ang phone. That is why again, ay maglaro ka na lang sa harap ng electric fan. Now dito na tayo sa third and last game, which is ang Genshin Impact. Now sa Genshin Impact, aabot ka ng low graphics at 30fps gamit ang phone na to. Now kung makikita niyo, hindi talaga siya masyadong smooth. Nagkakaroon siya ng lags and frame drops sometimes. Pero napaka-playable pa rin naman ng Genshin Impact dito sa phone na to. So I would say na kapag for fun lang naman ang inyong paglaro ng Genshin Impact or hindi naman talaga masyadong sineryoso, well definitely okay na si Motorola Moto G31. Dahil nga para sa akin guys, dito sa Genshin Impact, hanggat nakaka-kill ka pa ng kalaban at nakaka-skill ka pa ng inyong mga spell, well definitely okay na maglaro dito. Nakaka-enjoy pa rin siya dahil nga kahit na naka-low graphics ay maganda pa rin ang graphics dito sa phone na to. Dahil nga maganda ang kanyang display. So the point here is, even in gaming, ay advantageous pa rin talaga ang merong magandang display na phone. That is why guys, if you're looking for that phone, well definitely Moto G31 is the phone for you. Now dito na tayo guys sa pangalawang pinagmamalaki ng Motorola Moto G31, which is about its camera. So ang phone to ay merong 4 cameras overall. Dito sa likod ay makikita natin ang kanyang tatlong camera, which is ang 50MP main camera, 8MP ultrawide, at 2MP macro. Dito naman sa kanyang selfie ay meron tayong 13MP selfie camera. Now para sa akin guys, nagustuhan ko talaga ang desisyon ng Motorola dito dahil nga meron siyang ultrawide camera at macro at the same time. Dahil nga usually pagdating dito sa price na to ay it's either macro o di kaya man ultrawide lang. So natutuwa talaga ako dahil nga nilagay na nila dito sa Motorola Moto G31. Now guys, kung makikita ninyo, dito sa kanyang main camera ay napakaganda ng kanyang result. Napaka-sharp, napaka-crisp, and also okay na okay ang kanyang color reproduction.
So para sa akin guys, dito sa kanyang main camera, I would say na isa ito sa mga pinaka the best na camera pagdating dito sa price na to. So ginamit ko din siyang pag selfie-selfie, and as you can see, napaka natural talaga ng aking skin tone. So para sa akin guys, kapag mahilig kayong gamitin ang inyong camera para magpicture ng ibang tao o di kayo man mag-selfie gamit ang back camera, well okay na si Moto G31. Na pagdating naman dito sa kanyang ultra wide guys, napaka okay para na kanyang result. Halos same lang, pero hindi. Dahil nga dito guys, ay mas mababa lamang ang kanyang resolution. So hindi na siya masyadong sharp compared sa kanyang main camera. Pero for me, ay okay na okay pa rin ang details na kanyang nakukuha. So para sa akin guys, sa mga nagbabakasyon dyan, okay na okay dalhin si Moto G31 dahil nga sa kanyang ultra-wide camera. Napaka-nice ito pagdating sa pag-capture ng inyong mga tanawin, o rin kayo ng mga group photos with your family. Well, mas maganda talaga na magkaroon kayo ng ultra-wide camera sa inyong mga smartphones. Now dito naman sa kanyang macro guys, even though 2MP lang ang kanyang resolution, napakaganda naman pala pagdating nito sa kanyang mga result. Hindi talaga ako na-expect na ganito ang kanyang kuha dahil nga 2MP lang siya. Yes, ganun talaga ako mag-isip. Pero yun nga, as you can see here, maling-mali talaga ako dahil nga maganda talaga ang result ng kanyang macro camera. So para sa akin guys, kapag ikaw ay mahilig mag-picture-picture ng maliliit na bagay, o di kayo naman gusto mo yung pangmalapitan talaga ng mga picture, well definitely, Motorola Moto G31 is for you dahil nga meron na siyang macro camera. Now dito naman sa kanyang selfie camera, I would say nasaktuhan lang. Hindi siya masyadong amazing. Medyo contrasty ang kanyang result. Pero para sa akin guys, ay medyo natural pa rin naman ang aking mga skin tone dito. So para sa akin, kapag mahilig kayo mag-selfie-selfie, well, definitely okay pa rin si Moto G31. Kailangan nyo lang iset yung angle nyo ng tama and also magkaroon ng magandang lighting para mas maganda ang inyong selfie gamit ang phone na to. Inom lang. Now, sa video naman ng phone na to guys, aabot lamang siya ng 1080p at 30fps both front and back camera. Kaya naman ngayon ay itry natin. So this is the video quality using the back camera of the Motorola Moto G31 set on 1080p at 30fps. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Well definitely comment down below. Ngayon, try naman natin pagdating dito sa kanyang selfie. So this is the video quality using the Motorola Moto G31 selfie camera at 1080p at 30fps. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Well definitely comment down below. Now, so far, so good naman ang kanyang mga result, guys. Napaka-natural. And also, okay na okay yung skin tone ko pagdating dito sa video niya. Kaso nga lang, may problema tayo dito. Medyo zoomed in talaga siya. Ito siguro, guys, ay dahil meron siyang stabilization. So, hindi katulad ng mga ibang phones na walang stabilization, hindi masyadong zoomed in. Now, dito naman tayo, guys, sa battery ng phone to. So, ang phone to, guys, ay umabot sa akin ng 7 hours of continuous playing. So para sa akin, napakakunat talaga ng phone to. Yes guys, continuous gaming talaga yan. So para sa akin, kapag ikaw ay naghahanap ng isang phone na matagal na low bat, well definitely Moto G31 is good for you. Pagdating naman dito sa kanyang charging, eh meron lamang siyang 10 watts adapter. Pero aabot siya ng up to 15 watts charging. So for me, kapag meron kayong extra, well definitely bumili ka na lang ng isang 20 watts na adapter and macha-charge mo na ang phone ng mas mabilis compared sa kanyang original charger. So definitely invest in that. Now overall guys, nagustuhan ko talaga sa Motorola Moto G31. May i-recommend ko ang phone ito sa lahat, katulad na laman ng mga estudyante, work from home, mga bata, matatanda. Yes guys, sa lahat. Dahil nga maganda ang kanyang display, maganda ang kanyang build quality, ang kanyang processor, and also napaka-incredible talaga ng kanyang camera. So para sa akin, recommended na recommended ko ang phone ito. That is why guys, if you want to buy this phone, well definitely check out the link na ilalagay ko down below. Dahil dyan ko nabili ang phone ito. So that's pretty much it for this review. I'm GP from GTTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!